Episode 353 na tayo nang abot kami na pangarap mga kapuso. Kino-comfort nga ni Nenet itong si Annalyn, no? Kasi nga nahuli niya na parang umiiyak daw, ngunit tinanggihan ito ni Annalyn. Sabi niya, hindi po na, hindi po ako umiiyak. Ha, anak, para sabihin ko sa'yo, malaki ka na. Kaya mo nang tumayo sa sarili mo mga paa, pero kahit man sabihin nila na malaki ka na, eh hindi pa rin kita matiis eh. Alam mo naman na lagi tayong magkasama, lagi tayong magkasangga, di ba? Pero lagi mong tatandaan anak, kahit na magbago man ang buhay natin, eh ikaw pa rin ang baby ko, di ba? So hindi pa rin talaga kayang tiisin ni Dinik yung trato niya kay Annalyn. So anak, alis na ako ha. Samantala, ito namang si Giselle, ipinakilala na nga sa papa niya yung attorney. At sinabi na nga nung attorney yung mga dapat gawin, kailangan doon nila humingi ng revoke, di ba? Para nga tuloy mabawi yung Apex at ipapanotary nila ito. So sabi naman ni Lolo Pepe, kung mababayaran ka ba namin ng malaki, mapapabilis ba ang pagbawi namin sa Apex, maasikaso ba agad yan? At inassure naman ito ng attorney, kaya naman masaya si na Giselle na mapapadali nga yung pag-aasikaso nito, dahil handa nga maglabas ng pera si Lolo Pepe kahit magkano daw. So yun nga, ang plano nga ni Lolo Pepe, hindi lang basta paalisin si Moira sa Apex, kundi gagawa pa raw siya ng mga bagay na lalong ikakalugmok ni Moira. Dahil nga maghihiganti pa raw siya dito dahil nga sa kawalang yaan na ginawa nito sa pamilya nila. At nagulat nga si Giselle na marami palang pabaon itong si papa niya. Dahil nga sabi nga ni Giselle, ito na yung pagkakataon para mapalayas si Moira sa ospital at tuluyan na nga siyang mawala ng koneksyon sa pamilya nila. No? So maraming pinaplano si Lolo Pepe. Samantalang itong si Moira kinumpronta ni Zoe, bakit nga daw siya naging kampante, samantalang sooner or later mapapalayas na sa Apex, bakit niya hinahayaan yung mga ganung pangyayari? Sabi naman ni Moira, kalmado daw siya sa ngayon dahil nag-iisip pa raw siya ng mga plano. Kaya kung pwede lang, huwag ka nang dumagdag Zoe sa mga iniisip ko. Sabi naman ni Zoe, no, papaano kung dumating yung panahon na dumating na nga si Lolo Pepe, tapos si Tita Giselle ni namamahala, si Dad, may posibilidad na papasukin nila ulit si Annalyn, pabalikin nila sa ospital, papaano na ako? Baka palayasin nila ako, sabi naman ni Moira, napaka-OA mo naman mag-isip, sobra na yung iniisip mo, sumagad ka na sa mga imaginations mo, Zoe. Well, kung totoo man yan, magkatotoo man yan, kinakailangan mo na magpalamig o di kaya ay magpakitang gilas muli sa lolo mo. Nagawa mo na yan noon, di ba? O kailangan gawin mo ngayon. Kailangan ipakita mo sa kanya na kung ari mabait ka na, nagbago ka na, nang sa gayon, hindi ka kasama sa mapapalayas. So ito na nga, lumabas na nga itong si, yung dalawang doktor sa operating room at sinundan nga ni Doc Linton. Tinanong niya si Carlos, bakit ganun nga naging trato kay Annalyn? Sabi naman ni Doc Carlos, hindi daw siya papayag na magkaroon nga ng mga empleyado na wala sa wisyo. Hindi lang naman daw si Annalyn ang pinagalitan niya. For sure, Lindon, ikaw din naman. Sinigawan mo rin naman si Doktora Santos. Pati yung mga superiors mo, alam din yan. Ganito ang trato natin sa ospital. Alam mo, hindi na dapat natin trato yung bata pa si Annalyn. Malaki na siya eh. Alam mo, kapag pinaniniwalaan niyan siya pa rin ang pinakabata rito, nagiging palagay siya. At parang lahat na lamang ng pagkakamali niya is pinagbibigyan natin. So mali yun. Malaki itong threat para sa ospital natin. Hindi dapat natin ito tinotolerate. Samantala, ito namang si Lolo Pepe, naaalala nga si Annalyn. Panigurado, hindi pa rin niya tinatawagan ng ama niya dahil nagtatampo pa rin yun. Eh, baka malabo na maibalik pa si Annalyn sa Apex. Kung gugustuhin niya, sabi niya, no? Pwede ba tawagin mo nga muna si Annalyn, tinawagan ni Giselle. Hello, Annalyn. Alam ko naman na nagtatampo ka pa rin sa papa mo, pero hindi naman kita masisisi. Pero alam mo ba, pinagsisihan na ni papa mo, ni dad mo, yung mga nagawa niyang pagkakamali.
Alam mo naman na wala naman siyang ibang inatupag kundi ang magkasama kayo, mabuong pamilya nyo. Pero alam ko naman na darating din yung tamang panahon na mapapatawad mo rin yung dad mo, sabi naman ni Annalyn. Ah, sige po, ayan niyo po, darating naman po yung panahon na magkakausap din po kami ni tatay. Saka gusto ko na rin po siya makausap eh. Ngayon naririnig siya ni Carlos. Sabi naman ni Giselle, ah, meron kang dapat makausapin. So ibinigay kay ibibigay sana. So sabi naman ni ni Giselle, magkita raw sila maglolo. Ite-text daw o sa yung venue. Sinahana din. Samantala si Chang Susan, ibinalita nga kay Lynette na usap-usapan ng mga Martes daw dyan sa labas. Eh, pinalabas daw itong si Annalyn, no? Sabi ni Dr. Carlos, live on my room, sabi, no? Hindi daw siya kailangan, sinigawan daw, pinagkasa ng boses, pinagalitan si Annalyn. So, napagtanto ni Lynette na baka nga yun nga, yung dahilan ng pagiging malungkot ito ni Annalyn, no? Nakita niya kanina. Sabi niya, sigurado ho kayo, Chang, posible naman ang magagawa ni Carlos yun. Samantala si Carlos, kinumpronta nga si Annalyn, sabi niya, Doktora Santos, may kapagkita ka sa tatay mo. Magsusumbong ka. Palalabasin mo na ako may mali, tapos susugod dito ang tatay mo, susugurin ako, awain ako. Hindi po ganun, Dok. Hindi po totoo yun. Gusto ko naman po siyang makausap eh. Saka po, ba't ko ba kayo nagkakaganyan? Sinisisi niyo ba ako dahil sa ako yung dahilan kung ba't kayo nag-away, kung bakit nag-set up ko ng picnic namin? Doon po ba yung nagsimula? Sabi ni Carlos, no? Hindi ako ganung kababaw, Annalyn. Alam mo, matalino ka, genius ka. Yung nga lang, may pagkaisip bata ka pa rin, sabi niya. Samantala, nagulat si Lolo Pepe dahil tumawag si Zoe. Sabi ni Lolo Pepe, hindi ko pa rin nalilimutan ang mga pinagagawa mo. Ba't ka tumawag dito? Sabi ni Zoe. Lo, kamusta na po kayo? Nandito lang naman po ako, tumawag ako para kamustahin kayo. Lo, sorry na. Gusto ko na naman bumawi sa'yo. Gusto ko ipakita sa'yo na talaga nagbago na ako. O sige, kung talaga nagbago ka na, magkita tayo dito sa restaurant, kumain tayo ng hapunan at magkwentuhan na rin tayo. Sabihin mo sa akin ang mga dahilan mo. So yun na nga, pumayag si Zoe na makipagkita nga sa lolo niya. At ito namang si Lolo Pepe, hindi pa rin talaga siya naniniwala kay Zoe sa mga paliwanag nito. Samantala, ito namang si Moira, nagwawala dahil hindi rin siya isinama sa board meeting. Samantalang siya pa rin naman doon may ari ng Apex at hindi alam ng sekretary niya na meron palang meeting. Sinasabi ng sekretary, hindi ko po talaga alam, ma'am, na meron po palang meeting ngayon. So bilang umentra si Giselle, sabi niya, hindi nga niya alam, di ba? Kaya huwag mo na siyang pilitin, sabi ni Moira. Ano bang ginagawa mo dito? Well, I'm just turning around inside the Apex para makita ko kung anong dapat ayusin, baguhin, palitan, diba, linisin, at baka nga magpa-blessing pa ako dito eh, para walang maiwang mga masamang espiritu na dala mo. Sabi ni Moira, no, hindi mo sa akin mababawi ang Apex kahit pagtulungan niyo pa ako, kahit anong gawin niyo ni Robert, hindi akin pa rin to. Sabi naman ni Giselle, no, wala ka na magagawa, Moira, dahil ilang panahon na lang. Mababawi na namin ang hospital na to. Sa amin naman talaga to eh. So talaga siniguro ni Giselle, no? So umalis na nga siya. Samantala, nagkita na nga yung maglolo. Napaka-plastic, niyakap niya si Lolo Pepe. Lo, kamusta na po kayo? Sabi naman ni Lolo Pepe. Pwede ba, Zoe, hindi mo na ako madadaan sa pagganyan-ganyan mo? Alam ko ang ginawa mo. Sabi naman ni Zoe, no, do, sorry na po. Eh, magkaaway po kami ni Ma'am ngayon. Wala na akong connection sa kanya. Saka, alam niyo naman po na napagputusan lang ako, napilitan lang ako kay Ma'am. Pero, hindi ko na talaga makaya yung ginagawa niya sa akin. Yung mga ginagawa niyang kasamaan, hindi ko na talaga maatim yun. Kaya, nag-speak out na ako. Ayun, magkaaway kami ni Ma'am. Hindi na kami nakikita, hindi na kami nag-uusap. Gusto ko lang patunayan sa iyo, Lolo, na nagbago na ako. At pinagsisihan ko yung mga ginawa ko, sabi ni Zoe, no? O sabi ni Lolo Pepe, kung talagang nagbago ka na, pues talagang patunayan mo yun sa akin, sabi ni Lolo Pepe. So, nakatanggap pa ng paninirmo nito si Zoe.
So sabi naman ni Lolo Pepe, darating nga yung panahon na sila na ang mamamahala, diba, ng ospital. So mayroong posibilidad na makabalik muli si Annaline. So ang OA ni Zoe sabi niya, no, kung makabalik si Annaline, kung ganun, paalisin niyo ako, palalayasin niyo po ba ako sa ospital? Sabi naman ni Lolo Pepe, imposible mangyari yun, Zoe. Oo, wala akong tiwala sa iyo sa ngayon, pero hindi ko yung magagawa dahil apo pa rin kita. Balang araw kayo ang naang magmamana ng Apex dahil kayo ang apo ko. Mga anak kayo ni Obeng, kaya hindi nyo pababayaan ang Apex dahil yan ang pamana namin sa inyo. At kayo lamang ang dalawang natatanging tanyag na mga apo ko. Sinabi ni Lolo Pepe, no? So ito naman si Zoe, pil na pil niya talaga na isa siyang tanyag. Samantala, itong si Lynette, talagang hinahanap niya si Annaline, hindi sumasagot sa call. Tinawagin niya si nurse niya sa si nurse Biko. Sabi ng dalawa, hindi doon nila napansin si Annaline hanggang sa dumating na nga si Carlos. Kinumpronta agad ni Lynette, sabi niya, Carlos, anong ginawa mo kay Annaline? Pinalabas mo raw siya sa OR. So yun, nagulat si Carlos, hindi natin alam ko nung paliwanag ang sasabihin niya dito. So samantalang ito namang si Zoe, talagang nagulat siya, no? Dahil nga may posibilidad nga talaga na makakabalik na muli si Annaline. Kasi joke siya ng family niya. Kasi pagmamayari naman talaga ng tanyag, ng family tanyag ang Apex. So kumbaga saling pusa lang to si Zoe na talagang pinagpipili ka ng sarili na isa sang tanyag. Ngayon biglang dumating si Annaline kasi nga may tagpuan talaga sila ng lolo niya. Nagkataon lang talaga na tumawag to si Zoe kaya pinag-isa na ni Lolo Pepe. Nagulat si Annaline, Zoe ikaw pala. So nagulat si Zoe, bigla na napatahimik. Sabi naman ni Lolo Pepe, tama, nandito ka na rin apo. O sige na, maupo ka na at umorder na tayo. Kanina ka pa namin hinihintay, sabi niya. So very awkward lang, no, kasi nga yung magkaaway, nakita na naman muli ngayon. So ito yung mga magaganap bukas, mga kapuso. Sabi ni Regan kay Annaline, dapat daw masanay na siya. Kasi nga, nalalapit na yung panahon na magiging stepfather niya na itong si Carlos. At ito nga si Annaline, nag-speak out siya na umamin siya kay Regan na yun nga, ayaw nga talaga sa kanya ni Carlos ngayon kaya mayroong problema. Samantala, ito namang si Lolo Pepe, nagkaroon siya ng quality time para sa mga apo niya. No? At ito na yung dapat nating pakatutukan bukas, mga kapuso, dahil tuluyan na nga palalayasin itong si Moira. Parang ano lang, nabaliktad lang dati, no? Diba dati pinalayas ni Moira si Giselle? Ngayon mas matindi ito kasi mas maraming tao, mas maraming saksi ang makakita na palalayasin nga ng pamilya tanyag itong si Giselle sa Apex. So yan ang mga magaganap bukas, mga kapuso, kaya wag natin itong palalagpasin. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga kapuso. Also, and God bless us all.